Philippines and Philippines, hello Middle East, and hello world! I'm Ms. Rochelle from ICC Kuwait, and ngayon meron po ka tayong special na bisita. Isa po siya sa instructor namin dito sa UK Diploma in Health and Social Care, or Caregiver Course. And ngayon tunghayan po natin yung mga insights niya sa UK Diploma in Health and Social Care. Ayan. So let's all welcome Mr. Mark Kevin. Hello, sir. Magandang araw po. Welcome to Dream High Pinay. Hello, Ms. Rochelle. Thank you for inviting me on this segment of yours. Yes. And so, natutuwa ako at pinaunlakan mo ako ngayong hapon. Ayan. So, ayan. Bago tayo magsimula, sir, pwede mo po ba kaming bigyan or i-share mo sa amin yung konting background mo and yung experience mo sa pagtuturo po? I was able to attain my first degree way back 2010 as a registered nurse. Mm-hmm. And way back 2015, I was able to attain my second degree in Bachelor of Science in Education, major in Biology. So hopefully my expertise and background would help our students and those upcoming students who want to enroll for this course. Yan. So, di ba, akalain mo, sobrang ano na, ang ano ng achievement mo. Yes. So, ang inspiring niya, pakinggan, lalo na sa lahat ng mga gusto din na magiging students mo. Kasi ako pa lang na nakikinig ako sa ano mo, background mo, parang alam mo yung, ay gusto ko rin maging ganito. Di ba? So, yun. Pwede mo ba kaming bigyan, sir, ng idea kung ano ba yung maaaring i-expect ng mga gustong mag-enroll ng UK Diploma in Health and Social Care po dito sa ICC po. Ms. Rochelle, for those students na gusto talaga mag-enroll, ang pwede po nila ma-expect is yung mga topics na binibigay po ni ICSA, especially po yung course ng UK Diploma in Health and Social Care, will help them and equip them para po sa kanilang practical na trabaho na kanilang pupuntahan. Yes. So, napaka-blessed nyo po kasi sa mga magiging estudyante at mga estudyante na natin. So, hindi lang po yung sa modules yung, or yung mga assignments na magagawa nila, but we are making sure na magiging equipped sila with regards to practical skills. Yes. So, kasi ngayon is napaka-in-demand talaga ng UK Diploma in Health and Social Care or Caregiver Course dito sa ICC. And alam naman talaga natin na napaka-in-demand din ng job opportunities worldwide talaga yun. So, yun. Maaari mo ba, sir, na i-describe kung paano ba nababalance yung curriculum sa theoretical knowledge and practical experience na magbibigay ng comprehensive na pag-unawa sa regarding sa UK Diploma in Health and Social Care po? So, sa pag-aaral ng course na ito, I will encourage first the student to manage their time. Mm-hmm. Right? So, once I establish the skills or the topics na alam na yon ng estudyante, so I will make sure na dahan-dahan, pero naiintindihan ng estudyante yon. So with regards to practical and theoretical, so I make sure na ma-identify ng estudyante kung nasa ang kung anong topic na nila. Alright? So, and I also entertain inquiries, questions na pwedeng nako-confuse sila. So, yun naman yung mahalaga, Ms. Rochelle. Ang maintindihan nila kung anong topic ang meron na sila, and masagot ko yung mga at matanggal sa estudyante yung mga doubts and confusions. Yes. And of course, para din sa lahat ng mga students natin or magiging students ng ICC, kung mayroon kayong mga questions or mga hindi naintindihan, pwede nyo po yan i-coordinate sa instructor nyo para at least mas mapabilis po, mas mapadali yung pagsagot ng inyong mga exercises and ang mga assignments ninyo. And dito sa UK Diploma in Health and Social Care, so no, kasi nakikita ko sa ano niyo sa discussion niyo dito sa classes niyo. Bali meron kayong parang discussion at the same time, yung discussion niyo is ina-apply niyo siya as parang practical na ito yung tamang proper way or proper way kung halimbawa, for example, yung sa discussion niyo last week yung sa
body mechanics. Yes. So, meron kayong theory kung ano ba yung body mechanics na gagawin, and then in-apply niya siya doon sa students na ito yung proper way talaga kung paano yung body mechanics. Ganun siya. Yes. So, ang kung titingnan mo in perspective, holistic tayo ngayon. Mm-hmm. And they would have expect, so idagdag natin doon sa tanong kanina, mm-hmm. so our students or future student would expect a international accredited standardized talaga yung ituturo natin. Yes. Kasi ito is yung diploma na marireceive nila is from UK. Sa London talaga yun nanggagaling yung diploma nila. So, kaya nga sinasabi natin, ito is internationally recognized diploma. Yes. Ayan. So, ano po ba ang mga benefits kapag merong diploma in health and social care po, sir? And, kumbaga, ano yung mga advantages niya dito sa pag, halimbawa, tapos na sila sa course, yun. Alright, so, one of their biggest, alright, so na ma-achieve nila is they will receive a diploma, NTOR, or transcript of records. Holding a diploma degree or pangahawakan ng isang estudyante is lifetime, no expiration. Yes, so advantage yun. So I will always put in my orientation that we should the student should have their goals. Yes. And they should align their goals on their perspective of, for example, most of our students, they look forward to stabilize their financial stability, yes, and career and family. Mm-hmm. And all of those, masasakop siya once that we have our diploma. Yes. And of course, in terms of SMART goals, dapat yung SMART goals niyo is specific, measurable, accurate, ayan, and meron din siyang reliable, ayan, so, and then meron siyang time-bound. So, kailangan talaga natin mag-set ng time limit. Kung, for example, yung isang module is gusto niyo po siya tapusin ng 1 month lang, so, kailangan niyo siyang, kasi sasabihin namin yung duration ng course is 9 months or 18 months. Pero, nakadepende pa rin yan sa mga students or sa mga gustong mag-enroll. Kung, syempre, sinasabi namin 9 months, pero hindi naman nagagawa yung mga assignments. So, paano natin siya masasabi na 9 months siya matapos? So, bali kami nagsiset ng timeline. At the same time, yung students is dapat mag-set din sila ng timeline para sa sarili nila. Yes. Yun talaga siya. So, kailangan talaga yung SMART goals natin reliable and then specific and measurable, accurate, and meron siyang time bound talaga, time limit. Yes. Yan. So, sa ngayon, sir, ano yung ori ng support or guidance ang i-expect ng mga students from you and, di ba, sa learning journey nila? So, upon my expertise, I handled students who are ganun talaga, merong hindi nakakakuha agad, meron mm-hmm. din namang nakakakuha agad, and yung iba naman in the middle, medyo minsan din nakakakuha ng topic, meron namang yung minsan nakukuha agad nila ng mabilis. Mm-hmm. So, it depends on the approach, right? So, here in ISSA, we are using a holistic approach, which mm-hmm. means we are looking forward and we are observing kung saan malolocate yung isang estudyante. And yes, I know how to handle those difficulties. And mm-hmm. huwag kayong mag-alala, our school is your partner in success. So your success na yun is to attain your diploma and get your TOR, Ms. Rachel. Yes, and so, and of course din, gusto ko lang i-add sa lahat ng mga manunood or sa mga students natin or magiging students ng ICC. Yung diploma po na inyong matatanggap dito sa ICC, is pwede niyo po yan ipa-authenticate sa kahit saang embassy, either sa Philippine Embassy, sa Kuwait Embassy, and pwede niyo po yan ipa-authenticate or I mean ipa-evaluate sa WIS or World Education Services and ICA, Educational Credential Assessment. Kasi ito po yung mga organization na nag-i-evaluate ng inyong mga diploma. Lalo na kung goal nyo po is magpunta ng Canada. Kasi yun talaga yung kakailangan ng WIS evaluation. Yes. Pero kung gusto nyo na magtrabaho sa Pilipinas, kailangan po natin yun ng apostille to prove na yung diploma nyo is legit. So, kailangan nyo siyang ipa-authenticate talaga sa embassy yung diploma nyo. So, meron kayong option. Kung Canada yung goal nyo,
waste evaluation tayo. Kung goal nyo sa Asia, kailangan natin ng apostel. So, itong diploma nyo is pwede nyo po siyang patatakan mismo dito sa Quiet Ministry. Kasi marami na kami mga students na nagtatrabaho na sa Quiet Hospital. So, kahit saang bansa man po yung goal nyo na mag-apply bilang isang caregiver or ano man yung, ano, kasi napaka-broad po sir nyo ng health and social care. Hindi lang siya nakafocus bilang isang caregiver. So, yes, ang dami pang opportunity na pwede nilang pag-applyan in the future. So, pwede mo bang i-elaborate sir sa kanila kung ano ba yung mga pwede nilang pag-applyan in the future po? Alright, so... Before that, kailangan natin maintindihan na caregiving is a universal. Mm-hmm. So, kanina sinabi ni Ms. Rachel na pangkalatan siya. So, yes, caregiving is universal. Means, so, we people expecting to receive care from others. Yes. And talagang ang mga first world country, if you are targeting USA, Canada, so those first world country were entitled to look forward for yung mga nakagraduate ng caregiving course. And if your employer or your future employer will look for your credential, so they will be amazed because your credential came from a UK qualifying course, which is na makukuha niyo sa ISIS. Yes. So sa iyong palagay sir, ano ang mga pangunahing katangian o kasanayan na kailangan ng isang individual upang maging matagpumpay sa larangan ng health and social care at paano ito makakatulong sa ano sa kursong ito na pagpapaunlad ng mga katangian niyo? Itong yung course na to, paano siya makakatulong para mapaunlad yung mga katangian niyo? So you are asking for the attitudes and yes, the attributes. Oo. So Ms. Rachel, lagi kong pinapaalala sa mga estudyante that they will get or they will attain any of their goals, even hindi pa to health and social care. But ito nga topic natin is health and social care. Mm-hmm. So first they should have the passion. So passion yes, means it includes yung inyong time management. If you don't have the passion to finish the course, if you don't have the passion to wake up early to go to the here in Quiet City or even in Mabula, so hindi mo talaga siya makukuha. But me as your instructor in caregiving course, so I make sure that your passion hindi siya mawawala. I always try and I will always encourage you. So yes, let me give you an example. One of my students, so she was devastated or stressed for something that only for the some modules, but through my encouragement, now siya na yung nangunguna sa klase and siya na yung nagsasabi sa mga kaklase na huwag ma-absent. So, yes. Kasi nakikita ko naman din sa klase niyo, sir. Kasi syempre, dito meron tayong face-to-face classes kasi siya. So, nasusubaybayan ko talaga yung mga classes niyo dito. Napaka-sobrang ano siya. Parang alam yung energetic talaga ng class nyo and happy lang, di ba? Yes, yes. So, hindi mo kailangan kasing i-stress yung sarili mo na kailangan mong tapusin yung assignments mo. At the same time, i-enjoy mo yung pag-aaral habang tinatapos mo yung mga modules mo. Para at least hindi ka mukhang stress. Kailangan natin maging happy everyday. Yes. Happy life dapat tayo. Yes. Ayan, so, you got it, Ms. Rachel. Yan. So, yun, para sa lahat ng mga magiging students ng ISIS, para sa lahat ng mga eksanyan natin, so, ano lang tayo, parang go with the flow tayo, pero kailangan natin i-focus yung goal natin na ma-achieve natin yun. Kasi, alam mo, yung ano naman talaga natin is kailangan natin sasabihin talaga sa sarili natin na we make our tomorrow better than today. Yes. Dapat talaga yun palagi nating iisipin. Kasi 'di ba, kung sa tingin mo best na yung today mo, in the future kailan mo siyang kikitan? Yun talaga yung pinaka-importante doon. Kasi nandito nga tayo sa ibang bansa para masuportahan natin yung family natin at the same time kailangan din natin na i-improve yung sarili natin kasi mas marami pa tayong matutulungan kung meron tayong personal growth. Yes. 'Di ba? So kailangan talaga natin ng career advancement. Yes. Yan. So, lastly, sir, ito na yung pinakahuling question ko. Yes, ma'am. Anong advice ang maibigay mo para sa mga nice din na mag-enroll or gustong tahakin ang career ng health and social care po?
So, Miss Rachel, yan po ang pinakamagandang yung natanong sa buong interview. Kaya nga pinalast ko siya, ayan, sir. So, for those students, ayan, na looking forward, looking, na nanonood ng video na to, tinapos hanggang dulo tong video na to. So, meaning, you have the interest. Mm-hmm. So, walang mangyayari, you will not go, you will not receive your goal, you will not see the thing that you might looking forward kung hindi ka mag-step forward. So, yes. let make a, bigyan kita ng example. Hindi mo makikita yung nasa taas kung hindi ka nag-elevator, hindi mo pinindot yung ang anong number ng floor, yes. Hindi ka makakakit sa taas kung hindi mo humakbang pa ng una. Ang pinakamahirap is yung first step. But ito din yung pinakasimula at pinakamagandang paraan upang makita mo yung kinabukas and yung pinabukasan. Yes. So yung pag-akyat na yon, pwedeng dahan-dahan lang because we are offering different time frame and duration. Yes. Ang ICSA, sa mga hindi kaya yung mabibigat na bayad, alright? So may mga different durations po tayo. Yes. So asahan ko, option. Yan, may mga options po tayo. And meron po tayong mga face-to-face and online classes. And meron din po tayong mga batches dito sa Quiet City at sa Mahabula. So, looking forward kasi we just opened the Monday batch. So, yes. Sa mga nagtatrabaho po sa restaurant and for those na yun yung day off nila at nanonood ka ngayon, exactly. So, wala pong budol dito. Everything are legit. Yes. Alright? Uh-huh. Every papers that you will receive and me as your future instructor. So, hopefully I will share my expertise and background too for you to attain your dream. Diba, Ms. Yes, Angel? Tama po kayo, sir. And of course, huwag po tayong matakot na mag-out of comfort zone. Kasi yun yung biggest, ano natin, fear, yung mag-out of comfort zone tayo na, alam mo yun, parang nagda-doubt ka sa sarili mo, kakayanin ko ba yun? Matatapos ko ba yung course na to? Diba? Hindi mo siya alam. Sabi nga nila, it seems to be impossible until it's done. So parang yun yung palaging nag-ano talaga sa isip ko na hindi mo siya malalaman eh. Walang imposible kung sinisimulan mo siya. At the end of the day, pasasalamatan mo yung sarili mo na nakapag-decide ka, na nag-enroll ka, na nag-aral ka. Diba? Kasi yung diploma na matatanggap po ninyo dito is wala po siyang expiration and hindi po yan mananakaw ni numan. Yun yung pinaka ano natin biggest na no or pinaka ano natin na investment para sa sarili natin kasi hindi natin malalaman yung future eh. Ika nga tayo yung gumagawa ng opportunity na para sa atin. Kasi nga meron ng opportunity na darating. Kaso nga lang hindi natin siya maigil grab kasi wala tayong credentials, wala tayong skills, wala tayong knowledge or anything na para ma-grab yung opportunity na yun. Diba? Tsaka so, yun, isa sa mga pwede kong i-share sa inyo mga nanonood dyan at may interest. So, isa sa mga good testimony and messages from my students, sa halip na lang na pumunta siya sa sale, sa mga malls, So, at least nag-a-add siya ng credential and future career po sa yes. na magbayad siya or pumunta siya sa school na may enhance niya. Kasi, for example, mayroon kang bagong iPhone, maluluma pa rin yun kasi baka may iPhone 20 na yun. Yes, so, tama. Ngayon, kapag nakapag ano ka ngayon, mayroon kang course or what, hindi siya na-expire. Hindi oo. So, kahit iPhone 21 na, pwede mo na. Yes. Kahit umabot na tayo ng iPhone 21, yung diploma nyo is ganun pa rin yung ano niya. Yes. Yung equivalency niya, sobrang taas pa rin. Yes. Diba kasi ito is meron kang option. Either kung ikaw is high school level, meron tayong level 3, which is 60 yes. units po yan. And meron tayong level 4 with 120 units. So, para sa lahat ng mga high school graduate or college level or college graduate, ina-advise po namin na mag-take sila sa level 4, which is 120 units na. Pero kung ikaw is elementary graduate or high school level, mag-level 3 po tayo, which is 60 units. So, open po sa lahat ng mga kababayan natin. Either high school level, high school graduate, college level, or college graduate. As long as ikaw is mayroong burning desire na magkaroon ng internationally recognized na diploma. Yun yung pinakaano dito sa ICES. At wala kaming pinipili. Wala tayong mga age limit as long as ikaw is, alam mo yun, porsigido talaga or determinado na magkaroon ng diploma, di ba? Kasi, alam mo, hindi lang tayo
wag tayong maging stagnant kung anong meron tayo ngayon. Kailangan talaga natin na kung dream nyo is yun talaga yung makapagtrabaho sa Canada, sa UK, sa Australia, or gusto nyo talaga, kasi ang daming nangangarap na magiging caregiver. Yun nga lang, kailangan nila ng diploma, kailangan nila ng knowledge. And of course, yung ibang mga kababayan natin is mga caregiver na sila ngayon. Ang problema lang is wala silang formal, parang educational background regarding sa, kasi hinahanapan na ngayon ng educational background with regards sa caregiving course, di ba? Yes, so, yes. Yun yung pinaka-ano. So, pinaka-maganda talaga yung investment mo. Magbigay ka din sa mga kababayan po natin na nagtatrabaho, nagbibigay sa ating mga kapamilya sa Pilipinas. Mm-hmm. Wala pong problema doon. But at least, yung pong para sa mga sarili. Bagay na pwede naman sa sarili mo, pwede mo din yung i-invest sa sarili. Yes. Kasi alam nyo, sasabihin lang natin matagal yung 18 months. Pero hindi mo malalaman kasi everyday, nag-change yung ano natin eh. Everyday nag-change yung pananaw natin, perception natin. Pero yung 18 months duration, lilipas at lilipas yung panahon na hanggang plano ka lang, hindi mo siya sinimulan. Pero pag sinimulan mo siya nung time na nag-isip ka na gusto mo siyang i-enroll, baka yung 18 months na yun, tapos ka na. Yes. Diba? Kasi ang dami ko kasi sa akin kasi personally, ako talaga yung nakaka-receive ng mga inquiries. So, merong nag-inquire last year pa, and then nag-inquire na naman uli ngayon. So, ang advice ko, kung alam mo yun, last year, kung nag-inquire ka last year and then nag-inquire ka ngayon, baka sakali kung nag-enroll ka nung nag-inquire ka ng time na yun, tapos ka na. Yes. Diba? Yung maganda yun po yung na-share nyo, Ms. Rachel. Pero sa mga nanonood po ngayon, wala pong ahad lang po sa inyo. Yes. Ang ahad lang po sa inyo lang ay yung doubts nyo. Yes. Huwag po kayong ma-doubts. Tutulungan po namin kayo dito. Yes. Ayan. So nandito po sa Sir Mark Kevin para i-guide kayo na matapos yung course ninyo and magkaroon kayo ng diploma na magagamit nyo pag kayo is nag-apply ng trabaho international. And of course, ito is hindi lang siya international. Pwede rin siya dito sa Kuwait or kaya ay pwede po kayo mag-apply sa Pilipinas kung gusto nyo po. Or kung kaya sa Hong Kong. Kasi dito naman, alam nyo, sa buhay natin, wala tayong time limit kung hanggang kailan natin aabutin yung pangarap natin as long as, yun nga, sabi ko kanina, decidido ka na maabot yun. And of course, dito sabi ko kanina, wala tayong time, age limit dito. Pero, iisipin din natin, once na nagtatrabaho tayo bilang isang caregiver, alam natin na some companies meron silang mga age limit. Diba? Pero dito sa amin, open po siya sa lahat na gustong mag-aral kasi marami na din kami mga students dito sa caregiver na medyo may edad na and din yung inano lang nila is kailangan nila ng formal education with regard sa caregiver kasi yun din yung trabaho nila and meron nang nag-aantay na work doon sa UK. So, inaallow namin sila na mag-enroll dito. At saka yun po yung mga kababayan po natin na yung kamag-anak nila, yung parang dadalhin lang sila doon. So, one of my student, yung pamilya niya o yung anak niya nandun sa Canada, alright? Then, dahil siya, baka yun din na yung maging trabaho, so piniprepare na po nila. So, maging maingat po tayo na gamitin yung ating mga budget na magtipid po kayo at para makakuha na po kayo ng course na po. So, simulan nyo na po yung talagang masasuggest. Yes, So, kung napanood nyo tong live interview na to with Sir Mark Kevin dito sa Dream High Pinay, siguro ito na po yung sign natin na magkaroon din tayo para sa sarili natin. Kasi ito yung napakagandang investment, lalo na sa mga OFW. Kasi alam nyo yung pera natin, nauubos yun. Hindi mo malalaman, ubos na yung yung ipon ko. Pero kung nag-enroll ka, yung in-enroll mo, hindi yun mauubos kasi meron kang diploma na marireceive after the course, diba? So, yun yung kagandahan dito. Ayan. So, yun, para sa lahat ng mga kababayan natin na nanonood or makakapanood ng live na to, kung saan ka man, dito sa ibang bansa, either ikaw is nasa Hong Kong, sa Taiwan, sa Brunei, sa Malaysia, Qatar, or saan man around the world. And so, dito po sa ICCA, open po kayo na mag-enroll. Welcome po kayo na mag-enroll dito sa ICCA kasi yung course po na ino-offer namin is international po siya. Ang dami na po namin mga students na nakapagtapos na sa Hong Kong, sa Taiwan. Actually, ngayon, kakapadala ko lang sa DHL
ng diploma nila sa Taiwan and then sa Hong Kong. So, yun, huwag po tayong mag-hesitate na magtanong kung sa tingin nyo naman ito yung interested talaga kayo na magkaroon ng internationally recognized na diploma po. So, ito na po yung chance natin. So, tawag lamang po kayo sa aming WhatsApp number sa +965 9930 2850, or kaya mag-comment down below po kayo, or kaya mag-message kayo sa aming inbox and sasagutin po namin lahat ng inyong mga katanungan. And yun, grab this opportunity po kasi ang daming ano talaga, napaka in demand ng course na to, and in demand yung work or job opportunities natin worldwide. So yun, thank you so much sir sa pag ano pa unlock ng time nyo dito sa Dream High Pinay. And yun, sobrang natutuwa talaga ako kasi syempre nakikita kita every time na nagka-klase kasi po ang ano naman ng ano yun, yung klase niyo sobrang happy, 'di ba? So yun, share ko lang din yun sa lahat ng mga ano, kasi minsan nag-ano din ako, nagre-reels ako, so nakikita din nila yun diyan sa Facebook, no? Tsaka yung iba, yung mga parang nagkaroon din sila ng friendship dito. Yung mga na-depress sa mga trabaho nila. So, dito new, sila new friend, new family, di ba? Yan. So, yun. Maraming salamat po sa pagsubaybay dito sa Dream High Pinay. Ako po muli si Miss Rachel and kasama ko si Sir Mark Kevin. Instructor po namin siya dito sa Diploma in Health and Social Care na nagsasabing, ICSA, your partner in success.